Lalaking gumagamit ng koneksyon ng mga kilalang personalidad at politiko para makapangloko, arestado. Paalala po ng mga otoridad, walang posisyon o proyekto ng gobyerno na ibinebenta sa anumang halaga. Si Patrick De Jesus sa report. Rise and shine, Patrick. Dumulog sa PNP-CIDG ang mga biktima ng government appointment for sale scam. Ito'y matapos maaresto ng pulisya ang suspek na si Edward Jokno Ehe. Unang naaresto si Ehe sa Taguig City matapos tutukan ng baril ng isang motorcycle rider at nagpakilala pang taga-office of the president kung saan nakumpiskahan din siya ng armas at mga pampasabog. Ayon sa pulisya, ginagamit ng suspek ang pangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Executive Secretary Lucas Bersamin at iba pang politiko sa isang scam na nag-aalok ng posisyon sa gobyerno kapalit ng malaking halaga. There was a point na sa palasyo mismo may dumating na 8 tao na when they were asked kung what were their presence dun sa Malacañang, sabi nila they are scheduled to take their oath as undersecretaries, assistant secretaries and other government positions. But it turned out na wala pala silang ganong schedule and walang ganong appointment. So with that, naging curious na kami na to investigate. Among the agencies na kung saan daw ilalagay yung mga biktima, I can mention two. Una yung Port of Batangas, saka CDC, Clark Development Corporation. Bukod sa posisyon sa gobyerno, isa pang modus ni Ehe, ang alok na investment umano sa government projects, kung saan ilan sa mga biktima ay artista at hanggang 10 milyong piso pa ng pera ang nakuha sa ilan sa kanila. Sabi niya, mama, anong balak mo sabi na negosyo? Sabi ko, piggery sana, malaking piggery. Bago ka magpiggery, mama, sabi niya ganun, may i-offer ako sa iyo, tingnan mo muna to. Ang in-offer niya sa akin, manpower ng paglilinis, yung maglilinis ng buong ano ng para niya, kay 88 million yung kontrata. Ang pumutok na cheque na sa akin, 15 million. Pero ang nakuha niya mismong cash na panglagay doon sa mga lahat ng konsihal, vice mayor hanggang sa mayor, 3.5 cash. Pera ng partner ko yun. Kaya nalugas yung buhok ko. Siya pinigsa. Sa sobrang stress. Kami yata ang pinakamalaki. 366 million ang total na kuha pero in receipt 266. Ang ipinangako niya sa amin was yung bingo blackout sa PCSO. That was way back 2017-2018. Nung nakuha na namin yung dokumento, pinakita namin kay General Garma, it was fake. Gumagamit pa siya ng mga goons para i-threaten yung partner ko. Papadala siya ng goons sa harap ng bahay. Inaalam na ngayon ng CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang iba pang mga kasabwat ng suspek. Nagpaalala rin ng mga otoridad na walang posisyon o proyekto ng gobyerno ang ibinebenta na una ng sinabi ng palasyo. Matagal na po ito. As way back to 2016-2017. So hindi lang po sa administration ni BBM. With the arrest of the suspect, I hope matigil na itong mga ganitong scheme kasi kawawa naman itong mga public officials natin, lalong-lalo na yung mga nakatalagang secretaries sa Malacañang na nasisira ang kanilang mga pangalan. Patrick De Jesus para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.